XP and gold lane na nakuha lang yung Thams against an Esmeralda, tapos meron silang Beatrix dito na may pagtapatan kay Oheb sa kanyang Bruno. But let's see kung ano nga ba talaga mangyayari dito sa ating Game 1 Best of 3 Series. Again tayo dito sa ating Finals, and kung sino ang manalo dito sa match na to ay kung sila ang makakuha ng position for the coach dito sa ating pagre-represent sa PH for the IESF World Championships. Mm-hmm. And considering that meron tayong isang team from the amateur scene, it rhymes, di ba? Team from the amateur scene, ay talagang mataas ang expectations natin sa mga representatives natin ngayon. Oo, isipin mo naman na ito yung mga teams na hindi gaano napapanood ng mga fans, pero ngayon makikita na nila kung gaano din kagagaling ang mga players ng Pilipinas. Ito na nga ang nangyayari sa atin. If I'm not mistaken, Santi, pasok na sila sa combine, no? Pasok na sa combine ng Maharlika at ang Blacklist International. So, ibig sabihin, inaalam na lang natin yung coach. Kung sino yung coach doon sa team. Uy, pero si Jade, ang aggressive! Grabe. Nakuha agad first blood si Queen Venus. Naabutan niya agad doon. Pero magkakaalaman talaga dito. Ang ganda ng first blood din, ang laki factor non butters, pero magkakaalaman tingin ko talaga doon sa turtle fight eh. Yung sinasabi mo kanina mag-heavy spin lang tapos matutulak na palayo itong Karina ni Jade. Well, he does have a certain amount of advantage against Isakai dahil nga nakakuha siya ng isang kill. Pero in terms of objective fighting, ay yung Blacklist International, yan yung gusto nila, itetempo lang sila o objective sila. Tapos in the long game, talagang ipipressure lang nila kayo pa unti-unti. Tapos may realize mo na lang na, lamang na pala kami. Ay, lamang na pala sila. Ganun na lang eh. Pero mukha makakuha ng kill dito. Pero ang makakasecure pa ng turtle would be Drin Sanity. Yung hero pa na XP laner na walang retribution. Siya pa ang nakagawang makasecure nito. Looking at this, Game 1, Maharlika Esports ang nagli-lead 2 kills. And even sa gold, sila ngayon ang may slight advantage. Nakita mo yung ginawa ng Maharlika doon just to offset yung pag-retry ni Wise. Automatically, nung nakita nila yung mga members dito ng side ng Blacklist International, nag-advance agad sila, pero may laban na nagaganap dito, and that's going to be Jit Kondo. Haji dito goes for the kick. The Valentina power is there, ladies and gentlemen. That's going to be a double kill for the side of Blacklist International. Bawi kaagad after kumuha ng lead ng Maharlika Esports. Sa ngayon, yung mga ganong mga mistakes right after leading, yun yung kailangan mong iwasan if you want to continue to take control inside the game. Pero ngayon, si Wise, may ipagsabayan din pagkuha doon. Kaso nga lang, another kill ang mabibigay kay Jade. Kaso nga lang, may ipit na dito si Wise. This is a 2v3 situation. Kaya ata nilang patumbahin si Jade at may bawi nga talaga. May panghihigante na kagad-agad itong King of the Jungle. Habang si Haji pinapalagad ang dalawang miyembro ng Maharlika Esports. And nasabi mo na kanina, Butters, na sobrang sakto ng kanyang pagkuha ng mga ultimates. Si NIX ang lagi niyang kinukuhanan, yung Way of the Dragon. Mm-hmm. And clearly, that is going to be the main target. At tatandaan natin yung mobility pa ng isang Valentina, yung second skill niya, pwede niyang gamitin dalawang beses. At habang nangyayari yung sipa, pwede niya pa i-layer yung isang first skill niya para magkaroon ng terrified status. So, kumbaga, kung yung Cho, hindi ka nagigising sa kanya pag nasipa ka, yung sa Valentina, hindi ka nagigising, binabangungot ka pa. Binabangungot. Mas malala ang mararanasan mo pag nasipa ka ng Valentina ni Haji. Pero ngayon, masisipa ka na naman ang isang at si Drin Sanity. Kanina, ito yung kumuha ni Pugo. Kunin na rin natin siya. The knockout coming from you is not enough to take down members of Blacklist International. Pero pepwesto pa rin sila. Ayaw nilang bumitaw habang nangyayari din sa Turtle Pit. Si Toshiya Sato naman ay nagtatangka mag-knockout ng purple buff. But there goes the kill
on to Venus. Makukuha ito ni Jade, pero yung turtle marireset lang. Double knockup ang gagawin dito ni Yu. At tuloy pa rin ang bakbakan. NIX will stay alive habang si Edward na mapapatumba nila. Kaso nga lang, inabot pa rin ni Haji. A battle of positioning ang nagaganap dito. Kung papansinin mo, yung pinakaunang turtle natin, it was all Maharlika Esports dahil umabante sila. Pero Blacklist International, they know their timings. At nung napansin nila na, oy, teka lang, oras na para mag-turtle, yung Maharlika dito ay inabantehan nila at hindi nakapwesto agad yung Maharlika. Kaya naman na-pushback sila, nangakay, at mapupunta yung turtle sa side ng Blacklist International. Pero doon sa may baba, merong kill na magaganap kay Toshiya Sato. At grabe yung presensya ni Haji doon sa may mapa. 5-0-3, 6 minutes almost in. Parang ano yan ah, parang 1 kill per minute siya dito ah. Not considering pa yung 6 minute mark. 1 kill per minute to, pre. Tapos may mga assist pa. Talagang, naku po, pag itong si Haji, nabigyan mo talaga ng hero na komportable siya. Ito ang maganda eh, parang itong Valentina na to, ginawa tong hero na to ata para kay Haji eh. Kasi sobrang lalim ng hero pool niya. Lahat ng pwede niyang nakawin na ultimate sa kabilang kalaban, ginagamit niya rin talaga eh. Nang natural na lagi niya yung pinipick dito sa mga ganitong klase ng tournaments. But as of the moment, mapapaback away ang members ng Maharlika Esports. Pero napapansin ko lang talaga dito, Butters, is yung Maharlika, parang gusto nilang gumawa dito ng mga moves na sila yung magsa-start or magpapasunod sa Blacklist. Kaso nga lang, laging nape-predict ng Blacklist kung saan yung ikot ni Rat. Kaso ngayon, mukhang pwede sana sila ito mag-gank. But yung conceal, hindi rin nila mamimake use eh. Yan yung mahirap din sa side ng Maharlika. Dahil nga, kung kayo yung mag-initiate, kailangan mo tignan kung ano yung mga kalaban mo. Merong heavy spin kay Wais at ang pinakatatapos talaga sa kanila, yung Numinan Blast. Kaya hindi din sila masyado makaabante because there is always the chance na magbigyan ka ng isang magandang Numinan Blast. Lalo-lalo na si Venus pa yan. Classic. Naalala ko nga yung Lolita ni Venus. Classic to eh. Nung nasa Onyx pa siya, parang ito na yung mga ginagamit nila. Madalas natin siya nakikita nag-healing heroes. Pero pagdating sa set-upan, hindi mo rin naman talaga makakailan na malakas siya. Kaso nga lang ngayon, siya lagi yung nabibigyan ng Maharlika Esports. Para bang siya yung paborito na laging patumbahin dito. Kasi nga lagi siyang nasa frontline. So hindi sila natatakot doon sa intimidation na nais gawin ni Venus. Makakabasag sila ng Torres sa may bandang ibaba. And ito yung magpe-pave the way na pwede sila agad mag-switch ng lane if ever na buhay pa o hindi pa basag yung Torres taas. And Maharlika literally just being very wary of kung ano man yung ginagawa nila sa mapa. They know na laging merong chance na yung Blacklist International ay makita nila around the corner pagkaliko nila. And for Maharlika Esports, that's something that ayaw mo mangyari. Kasi kung papansinin mo, tignan mo yung galawan dito ni Haji at ni Madam Lustrick si Venus. Nandun na sila sa mga brush, nag-anap sila ng tao na i-take down. Katulad nito! Nako po, binigay niyo yung... Ito pala yung nakakatuwa dahil kumuha silang Valentina. Tapos nag-pick ng Chu yung Maharlika Esports. Alam naman natin na si Haji pag naka-Chu, malakas talaga. Parang ito nga yung sinasabi mo kanina, Butters, na pag kumuha ka ng pick na maganda yung ultimate, parang tulong pa sa kalaban. Mm-hmm. At dito pa rin tayo pumapasok, Santi, na ang dami ding options for the side of Valentina. Meron pa siyang pwedeng kuhaan sa Beatrix, possibly. Kung kailangan nila extra damage mamaya, possible ni Beerus Passion na makikita natin. At si Jade naman ang napag-tripan. Haji, going in! Mabuhulin nila dito ng ipit, pero mabubuhay pa nga ba si Jade? Kaso nga lang may flicker. Tapos may panghuli pa si Haji. Ngayon naman si Edward magbibigay din ng damage. Baka ka-flicker out siya doon. Napakabilis lang din ang kanyang pagtakas. Pero that kill onto the jungler is definitely a good trade para kay Ohib. Pero tingnan natin dahil nakabasag pa sila ng Torres sa gitna. More control for Blacklist International. Blacklist. This is their signature kind of play. Toshiya Sato, sinusubukan niyang dikitan doon yung mga members sa ng Blacklist International. Pero matutumba man si Edward, ay mapaparusahan siya giving that legendary streak
para kay Haji 803. Ladies and gentlemen, almost 10 minutes into the game, Blacklist International, they're really tearing this game apart. Sila talaga ang humahawak ng lead. Sila ang nagko-control ng game, pati tempo, na kung ano nga ba talaga ang dapat mangyari dito sa mga team fights. Pero yung Maharlika Esports naman, lagi silang nagbabakasakali na baka may mahuli sila. At kung meron man, pumapalag talaga sila, hindi sila nag-hold that. But this time, bibigay nila yung Lord kasi alam nila lucky sila if i-force nila yung Lord dance na yun. Hindi pa naman to Luminous, pero magagamit at magagamit to ng Blacklist if tama yung pag-flow nila dito ng minions, knowing na inhibitor turret na lang yung natitira sa baba, tapos dalawang outer turrets na lang sa top and mid yung kailangan ng basagin. Toshiya Sato, madami ang nakasalalay sa kanya ngayon. Jade, hindi siya nakakahanap ng pwesto. Tignan mo yung gamit ni Jade dito. It's not the tanky Karina na nakasanayan natin. This is a mage Karina. Damage kung damage talaga, no? Gusto niya talaga makipagsabayan at pumunit ng HP dito sa mga heroes ng Blacklist. Kaso parang pansin natin. Sa bagay, kasi kung isipin mo, Santi, kung makikipagtangkehan ka at may kutang ka ng heavy spin kasi tumatagal ka doon, nawawala yung purpose ng ano yun, pagtatagal mo doon eh, kasi maiipit ka lang, matitakedown ka. Pero ang iniisip ni Jade ngayon, paano kaya kung abutin ko si Kill, abutin ko si Oheb, tapos i-burst down ko siya, tapos alis ako? Oh, pwede rin yun. In-out lang. Pagkatapos niya makuha yung... pagkatapos niya makuha yung important kill, pwede na siya mag-bomb out, tapos antayin na lang ulit sila. May pagsabayan sila doon. If 5v4 na yung situation. So, pwede nga ganun yung pinaplano ng Maharlika Esports Butters, pero medyo delikado na ang sitwasyon nila, knowing na kumakatok na dito sa base ng Maharlika Esports ang Blacklist International. And sobrang patient nila na hindi sila dito nag-overextend basta-basta. They will try and destroy the turret on the mid lane. Hindi pa natama or hindi pa enough yung damage sa Maharlika Esports para maisisabayan sa team fights. Pero ngayon, nakakaramdam si Drin Sanity sa kate. But here comes a conceal play. Pwedeng gumawa dito ng miracle setup si Venus, pero hindi ata nila itutuloy. Alam nila na wala rin silang minions if ever man na gusto nilang i-force to. So I think, pwede pa sila magantay for the next spawn of the Lord. Oheb now online, ladies and gentlemen. At ang trabaho niya dito, take down the turrets at palambutin kung sino man yung haharap. Mainly Drin Sanity. Papalambutin niya yan unti-unti. Kumbaga, kung hindi mo kayang daanin sa tuloy-tuloy na damage, pwersahin mo, i-crit mo sa mukha. Kayang-kaya talaga. Uy, pero gandang play na lang. Hindi nga lang niya napasa papunta sa kanyang mga teammates yung damage na yun. Habang ngayon yung Blacklist, kumuha na ng dalawang miyembro. Make that three! And dalawa na lang yung natitirang dumipensa. Kakayarin pa kaban lab. Kaso mo hindi na yung Blacklist going for the base lock. Meron pang minion na natira. At Blacklist ang kukuha ng unang panalo sa serye na to.